Kaya naglalaba ako, hindi pa tapos 13 minutes pa, pero ni maingay. Naglalaba ako, hindi pa tapos. Good morning pa lang. Oras ba mga 9:30 siguro. Lalabas tayo. I-check natin yung anong sakura, kung nag-bloom na ba yung mga cherry blossom. Ako pa lang yung nag-bloom. Hindi pa yung sakura. Charot! Siguro tayo, napusod lang ako. Let's go. Kayo na magsampay na napake. So, tara! Ayan. May mga bagay talaga na hindi natin muna matiis. Noong una muna natin ng iba. Talaga na ng iba. Yung sinampay. Sampay ko muna bago umalis pala. Total 14 minutes. 30 minutes na lang naman yung kanina. Hinintay ko na. Ayan. Sampay muna natin to. Daming alam. Sinampay lang pala. Dami sinabi. Ayan na naman. Bubuhati na naman ng may bigat. Isa-isa lang. Dapat may basket ako. Kaso ganun din. Bubuhatin ko isa. Sampay muna tayo, be. Open muna natin yung mga bintana para ma-fresh air. Lumabas. Kasi kahit mag-isa lang ako dito sa bahay, inopen ko talaga ito dito. Tsaka double window kami. Ay, double glass ba? Ito, tsaka ito. Dahil sa lamig. Ano na natin dyan? Close. Let's go! Ang ganda ng araw. Mag-alas 11 na, kakalabas ko lang. Pero masarap sa pakiramdam na naisampay ko na yung mga dapat isampay. And wala pang mga sakura dito. Parang ako nag-report. May mga nag-walking dito. Maganda dito eh. Pero doon kami ng mga anak ko, nadala ko sila dito. Kapag spring vacation, sakto nung spring vacation sila, nang dinala ko sila dito. Next week pa, parang Wednesday yata. Next week 27, sakto. May picture kami nun. Dinala ko sila sa dito, sa park. May park kasi dun eh. Dun yung malapit yung toilet. Umulan last mga one day ago or 2 days ago. Kaya may mga nagbagsakan na. Ayan. Mabuti na lang wala pa yung mga sakura. Hindi pa sila nag-bloom. Kaya kung sakali, nagbagsakan, naglaglagan, may tawiran ba dito? Bababa yata tayo. Andun yung bike ko, pinner ko doon. Sana okay naman. Basta doon banda. Saan may babaan? Walang babaan dito. Lain doon yata hagdan. Lumagpas na ako. Sarap ng 7 degree. Nagpalit ako ng coat. Magiging maulan bukas until Tuesday ata. For sure noon mag sana mag-spring na. Parang winter ulit kasi eh. Hindi na yata, wala nang balak mag-spring tsaka summer. Winter ulit. Winter agad. Baba tayo. Walking tayo saglit. Mga 40 minutes. Doon tayo sa taas kanina. Magiging na dito eh. Naka-peaceful lang. Ganda ng araw. Sana laging ganito. Ako lang yung maingay. Peaceful dito pero ako yung maingay. Sana may fish. Maingay kasi nag-renovate sila dun eh. Ito pala yung tawiran. Ayan, malalim siya ah. Walang fish. Nakakita rin ako. Mga pine tree. Mahilig yung mga anak ko magpulot na mga ganyan. Pine cone. Pang December na decoration. Andito pa kayo nakita ko dati na parang ano siya? Walang bahay. Diyan pa siya. Nagbabasa na naman siya. Sana o laging nagbabasa. Andun pa rin siya. Parang lamig. Parang lamig-lamig siguro tumira dun. Kaya swerte mo, bitay full kung anong meron ka. Yung iba, walang matirahan man lang. Mahirap din talaga dito. Parang lungkot na naman ako. Imbis masaya dapat o ganun. Hindi. Hindi mo rin kasi may iwasan, di ba? Maawak din. Ayan. Kaya sipag-sipag pag may time. Pag tamad-tamad. I-check na nga natin kung may sign of sakura na ba. Wala pa talaga. Meron naman kaysa ng huling punta ko. At least may mga green-green na rin. Dito sa Japan, bawal yan hawak-hawakan yung mga yung sakura. Picture lang talaga yan, wala pa. Ayan. Ang peaceful! Ako lang yung maingay. After nito, mag-grocery ako. May bike naman ako. Last time nag-walking-walking. Tapos sabi ko, dadaan ako sa supermarket saglit. Ang nangyari, napadami ng bili. Kasi may mga sale, alam nyo na. Ang nangyari nun, sumakit na naman yung ano ko, hernia ko. Sakit ito dito. Buti na lang ngayon, alam ko na kung paano siya i-handle. May nagtapo ng basura. Ay! Alam ko na kung paano i-handle. Ingay ko. Ang peaceful dito. Ako lang nagsasalita. Maririnig ako ng uwak. Alam ko na i-handle yung aking hernia or ang sakit ko dito. Dahil sa last doctor ko rin. Hindi rin niya suggestion yung maraming gamot. Yung una kong doctor, suggest niya maraming gamot. May painkiller pa nga yun. Hindi ko na gusto, may side effect. Bawal daw ako mag-drive. Kahit mag-bike. Ay!
sino ba naman ang antukin ng nakabike? Pag naka-car, mag-drive ng car medyo, di ba? Antukin ka. Ayun, sinunod ko rin yung payo ng doktor ko na huli. Kasi nakatatong doktor ako dahil sa hernia ko. Na MRI talaga ako na clear na, kumbaga, approve. Approve? Ano yung tawag dun? Ano ba yun? Confirm na meron akong hernia talaga. Nakadalawang MRI nga ako noon eh. First time ko nito sa Japan. Kakaiba yung experience eh. And ayun nga, sabi ng huli kong doctors, yung gamot, hindi daw niya may sasuggest. Baka nakakadagdag daw yung stress, yung laging nag-iisip, which is totoo. Na ngayon, sinunod ko na yung ano na, eh, pagpatuloy ko lang daw yung ginagawa ko, which is sabi ng doctor sa akin, eh, pagpatuloy ko lang daw yung walking. Kasi tinanong niya yung hobby ko. Sinabi ko yung hobby ko, mahilig ako lumabas, mag-walking. Ituloy ko daw yun, pero dapat huwag ko na masyadong isipin yung anak ko kasi nasa school naman daw. Huwag ko daw sila masyadong alalahan na huwag mag-over-over. Ganon. Dapat positive lang. Go out with friends. Mag-stretching. Katulad ang ginawa ko dun sa dati kong doctor. Malapit na tayo. Malapit. Pero marami nang napipiknik yata dun. Nakipag-chikahan pa eh. Wala, chika lang tayo habang nag-walking. Meron na naman, dito na naman yung mga nadaanan ko nung nakaraan. Nababasa ng dyaryo. Lamig-lamig before today. Okay. May toilet pala dun. Ito parang may magkakaroon na. Natumba siya na sa Kura 3. Magkakaroon siya kasi may green. Ayan. Yung nagbabasa-basa siya dyan. Baka wala rin siyang bahay. Dati ano. Dyan din siya sa pwesto na yan before. O, diba? Wala pang sakura. Bird. May bird kanina. Wala pa. Dadaling ko sila ate next week dito. Maganda na to dito pag may sakura. May sign of ano naman na green. May train. Dito. Dana. Tayo pahinga din pag may time. Airpad ako para hindi naman magmukhang weird na para may kausap. Paubos na yung tubig ko. Wala pa naman akong dalang towel. Yung allergy ko na naman. And sasagutin ko na lang pala yung may nagtatanong dyan sa comment. Hindi ko nasasagot yung about sa Western Union. Sinasabi ko naman dun sa full vlog na wala akong alam dyan. Sa ganun, hindi po ako empleyado ng Western Union at hindi po yun sponsored yung aking mga madumaan. Iya, parang ako pag public eh. Wag chika-chika. Minsan hindi naman. Kasi baka ma-weirduhan. Tapos iba yung salita, di ba? Yun nga, hindi po ako empleyado at hindi yun yung sponsor yung mga in-upload ko. Mga tatlo lang yata yung dalawa. Kasi may mga tanong na parang magkano daw magpadala from Philippines to Japan. Parang hindi ko yung na-try. Sana meron. Padala nyo naman ako from Philippines. Ay. Tapos to Iraq, to UAE, ganun.
Hindi ko po alam. Yung sinishare ko na lang kasi yung mga na-experience ko na, which is ako, nagpadala ako ng sa Pilipinas. Ilang beses lang naman yun. Ang dami yung nagtanong. Sabi ganun. Parang yun lang. Tapos, paano magpa-register? Meron po silang website. Nasabi ko naman po dun sa aking vlog. And yung link niya ata ito. Or lalagay ko sa baba, sa description. Basahin nyo dun. And mabilisan lang to ha. May naalala na tinatanong kung mag-i-stop na daw ba yung Western Union sa Family Mart? Kasi sa Family Mart ako, kasi may mga convenience store naman na malapit. Sa Family Mart, may machine sila doon. Hindi naman nag-stop. Meron pa rin. Hindi ko lang alam. Malalaman natin sa susunod na kung may papadala na ako, doon ko malalaman kung nag-stop na ba o hindi. Ganun. Ako na lang magdahatin sa Pilipinas kasi million. Ay, joke lang. Malalaki ng aso. Ano pa ba? Ah, parang yun lang. Yun lang. Yun ang naalala ko. I-check nyo na lang yung website. Huwag naman na ako tanungin. Baka magmali-mali ako ng sagot. Hindi po ako informative. Hindi po. Sinishare ko lang yung naging experience ko na legit naman siya magpadala. Hindi scam. Baka kung ano nasabihin ko dito, tapos ma-scam kayo, ako masisi nyo. Hindi po ako natatrabaho doon. Hindi po ako yung sponsoran. Sponsoran mo naman ako. Western Union, Beckenman. Tapos nagtatanong about sa may tax na daw dito sa pag-upload o pag-YouTube o pag-vlog. Matagal na ata, mga 2 years na. Late update, ano ka na? Late na ba? Late ka na season? Ganun. Eh, meron. Pag meron ka ng kinikita. At saka kung may kinikita ka naman na talaga, malalaman mo kasi hindi ka makakasweldo kung hindi ka magbayad ng tax. Automatically yun, may fill upan ka, makaka-receive ka ng email. Pero kahit konti lang yung sinasahod mo, kukunan ka pa rin. Sa akin siguro na wala pang 1,000 yen or siguro nasa 300 pesos o 400 pesos yung kinukuha sa akin ni tax. Pero huwag mong isipin yan. Kumbaga ako share lang naman, ini-enjoy ko, hindi ko iniisip. Kung ako lang naman, kung yun ang iniisip ko, matagal na ako nag-stop. Magkano lang naman yung sinisweldo ko sa pag-YouTube? Kung wari sa 3 buwan, siguro sa peso, 3,000 pesos? Malaki na yun. So, ganun. Tapos kakaltasan pa. Hindi malaki. Lalo na marami nang nagbago at Google sa YouTube world. Maraming changes, maraming mga rules. Kaya, mas parang kumunti yung pasahog. Pero hindi ko naman kasi yun inaisip. Tsaka yung anong competition. Ayoko mag... ano yung mga trend sa TikTok para lang kumita, parang hindi ganun. Gusto ko yung ako lang, kung ano yung ganap ko, yun lang, isi-share ko lang. Hindi ko naman isip yun, kung meron ito, thank you. Pero ganun yung akin, and honest lang tayo. Yung akin ganun, wala pang milyon. Pag milyon siguro kinikita sa pag-YouTube, ayan, malaki ang kinukuha na tax. Depende yan sa kinikuha, diba? Ay, depende sa kinikita, syempre. Kung mga, kumbaga kung may business ka, malaking business mo, malaking kinikita, malaki din ang tax ng tax. Huwag mo isipin niya, mag-upload ka na muna. Bago tayo mag-isip ng ganun. And tara na, dahil mag-grocery pa ako, nandun yung bike ko. Nagpahinga lang naman ako. Malapit na yung bike ko. Yun lang naman. Pero happy ako sa dito sa channel ko. Kasi more on parang healthy. Healthy lang yung mga comment. Walang bash. Babash niyo pa ba ako? Kabash-bash lang yung mukha ko. Ibabash niyo pa ako. Kayo ha. Sabi ganun. Parang ano lang, friends lang tayo dito. Ganon. Dapat ganun kayo. Suportahan nyo na lang ako sa mga trip ko sa buhay. Samahan nyo na lang ako. Sinama ko pa kayo eh. Tawid na tayo doon. Nandun yung bike ko. Ano ko lang dito? Ito yung river. Tawid tayo doon. May toilet naman dito. At renovate nila yung park dito. Gusto nila ate ito dito eh. Yan ang aking bike. Wala naman nang ialam. Daming pagpipilian ng pang miso. Nakalimutan ko yung ginagamit ko. Ay, ito, parang ganito. Pakunti-kunti lang naman kasi nalagay, kaya matagal din siya. May maliit. Pag gusto mo magdala sa Pinas, mas madali siguro pag yung ganito, parang pet bottle. Mas mura pa. Pero di ko pa na-try. May mga murang brand naman.
tulad dun sa baba. Pero ito kasi binibili namin. Mild lang siya. Ito ang pinakasikat yata to kahit sa Pilipinas. Sikat na tong pagume na ketchup. Tapos yung asawa ko, yan din ang gusto niya bilhin ko. May mas mura naman. Like ito. Kaso mas gusto ng asawa ko ito binibili ko. Siya lang naman ma-arte sa bahay. Ako hindi naman kahit ano. Saka yung sikat na mayo. QP ba? QP. Ngayon ko lang napansin, iba't iba pala yung ano niya. May orange yung takip. May pink yung takip. Saan yung binibili nyo dyan? Hindi ko napansin kung saan ang binibili namin. May blue pa. Saan ba dyan? Dami naman. Napapipilian. Kapang dessert. Ito masarap din to eh. Ito mura lang oh. For one family na. Sa aming apat. Pero may sale. Dyan tayo. Saan ba dyan yung presyo? Saan dyan? 20%. Milk pudding siya. Milk. Hi! Mga 12:30 na yata. Ay, naku, sarap pag-walking actually. Nakaka-refresh, relax, ganun. And ayan yung mga pinamili ko. Nasa 4,000 yen. Mga nasa 4,000 yen. Or mga less 2,000 pesos. Ang mahal na ng mga bilhin. Pero actually, mga needs naman to. Pagkain ito sa bahay. Yung normal na ba, mga kailangan sa bahay. Tapos yung konting pang merenda-merenda ng mga anak ko. Pero sale-sale pa rin. Ayan. Madalas pag-sale, kasi agad naman namin kinakain. Agad naman namin niluluto. Mahal na mga bilihin. Nagulat ako ng pag-uwi ko, di ba, sa BGC, napanood di ba yung mga vlog namin, is last na uwi ko last year sa Pilipinas. Nandun ako sa mall, excited ako bumili ng mangga na hilaw na maasim sa BGC, yung mall doon. Nakita ko na sa transparent na cup yung mangga na hilaw, nakakat na siya, pero parang hindi siya buo, green. Nawakan ko na, sabi ko, magkano po ito? Excited, excited ako. Nangakasim na ba yung bibig ko? Naglalaway na nga ata doon eh. Tapos sinabi, 150 po ma'am, sabi ng tendero. Tendera ba? Tendero. Kahit nakalimutan ko na kasi mangga ako nakafocus. Tapos binalik ko, kasi 150 na to, parang hindi pa nga buong mangga. Dati pinupulot ko lang yan eh. Pinupulot ko lang yan doon sa kapitbahay namin. Wala naman kaming puno. Dati diba, mura-mura lang noon. Mahal na ng mangga. Wala nang mura ngayon. Shocking ako doon. Ang dami na nagbago. Sa Pilipinas, mahal na. Ano na din, high-tech na din. Parang online-online na lang, pa-delivery, ganun. Na-appreciate ko yung delivery or yung Grab. Siguro depende sa location. Yung location siguro dun sa BGC is okay yung mga ganun delivery. Yung Grab, yung taxi, ganun yung food delivery. Mabilis lang, tapos magkano lang naman. Kesa naman lumabas ka, yung effort on time mo, tapos pamasahe mo pa, tapos magbibit-bit ka pa nun. Eh, yun na lang, di ba? Magkano lang naman din yung delivery fee, mura lang din. Yun na-appreciate ko dun. Ako na lang taga-deliver sa inyo, tara. Tara na nga. Pauwi na yung mga anak ko. Ano kaya yung lunch nila? Ayan na. Ngayon yung aking mga pinamili. Kung titignan mo, konti lang. No? Tapos mga sale pa yung iba. Pero ganun talaga ang buhay. Kaya nga kailangan nating dumiskarte. Ayan, pauwi na yung mga anak ko. Hindi ko alam kung papakain ko sa kanila is. Tara kasi yung curry kagabi. Masarap daw ang curry pag kinabukasan. Tapos may miso soup pa dyan. Kanina nag-try ako gumawa ng palabok. Kasi may palabok mix ako dyan na binigay ng friend ko. Ayan, palabok mix. Tapos ito pa. Wala akong noodles sa pangpalabok, kaya ginamit ko yung pasta na pang spaghetti ba. Okay naman yung lasa, carry lang, carry lang. Eh dito siguro magluluto ako nito gamit yung ito na lang. Kung ano lang ba yung nandito sa Japan, yun na lang din ginagawa ko. Basta yung lasa medyo pareho. Ito papaitan. Try ko. Kasi sayang naman yung may expired yung mga ganito, di ba? May time na na-expired pagtingin ko kasi hindi ko alam lutuin. Walang ganito, walang sangkap na ganito. Pero nagagawa naman niya ng paraan pag gusto. Pag tabitay ka ba or craving ka ng Philippine food kasi mahal pag bibili pa or sa restaurant. Ay ganun, gumawa na lang magluto. Kahit yung adobo, ganun, simpleng mga adobo. Marami namang paraan pag gusto mo talagang kumain ng Philippine food. So ayun, mag-uwi na yung mga anak ko. 12:40 na. Salamat sa magsama sa akin and abangan niyo yung susunod kong vlog with the kids kasi maghanami or magpipiknik with cherry blossom. Kahit kami tatu lang, malapit lang naman yun eh. Pwede kami magbike papunta doon. Namubad. Hindi, may lamig-lamig pa kaya to make sure hindi magkasakit. Kailangan mo magsuot ng mga layer-layer. Pero manipis na yung jacket ko. Yung nabili ko sa Uniqlo. Lightweight na ba ito? Ayan. Ayun, yung lightweight. Yun ang size ko. Baka naman ma-sponsoran na naman tayo. Sunod, labas ulit tayo.
picture-picture with Sakura naman tayo next time. Someone is home. Where's ate? Mada. Samoy? No. Yun yung lalagyan niya lang ng keys. Sila. Kaya nakaka-open na sila ng bahay ng sila lang. Ate is home. Bili, bili. Ayun yung key. Lalagyan niya rin ng key. No. Alam, marami siya inuwi. Ay, ano pala to? Very small, the shoes. Ah, that, these shoes? I don't know. These shoes, very small already? Ah, maybe we have to buy new one. Very 20. Eh. Yan, ayos pa siya, malinis pa. Pink yan, di na magagamit ni Bunso. Ayan, malinis pa. Kailangan ko siyang bilan ng bago. I-check ko pala yung mga ano nila, mga gamit para mabilhan bago. Kasi grade 4 na siya. Ayan, may curry pa sila for kids and miso soup. Ayan, gawan ko lang siguro sila ng pizza. Pizza bread tawag nila dyan. Basta yung ganun yung itsura. Ayan, simpleng tinapay lang. Or tinapay, gagamitin. Tawa ka ng pizza sauce. Marami yan sa Google, sa YouTube. Ayan, parang ganyan. Tapos ayan, may nabibiling pang pizza na cheese. Kahit naman yung isang cheese lang yung pwede na yan. Ayan, nilagyan ko siya ng basil. Basta yun na yan. Ayan, dahil magkaiba ang gusto ng na food ang gusto ng mga anak ko or toppings. Kaya magkaiba. Bacon kay Bunso. Tapos may onion. Ayan, corn. Favorite ni ate. So ayan, lunch na yan. Kain. Yes. Ayan, kain na sila. Usually talaga sa gabi yung full meal namin, yung may miso soup, may ulam, may rice. Pero pag lunchtime, ganito, pasta, yakisoba, udon, basta kung ano lang. And gusto naman ng mga bata. Ayan, so ayan na yung aking pampapaitan daw. Ayan daw. Ayan, at least yung lasa, papaitan. Yung ingredients lang na iba. At least, di ba? So, gawa na lang ng paraan. Kasi masayang yung pang-mix. Nilalagay ko na lang yan. Lalagay ko na lang. Yun ang ganap natin today. See you again sa susunod na vlog. Bye!